Hello guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay mahilig mag-travel? Lalo na darating po ang okasyon ngayon, malapit na ang Christmas at nagbabakasyon po tayo. Alam niyo po ba mga dapat nating gawin para hindi po sumama sa atin ang kamalasan kapag po tayo papauwi na? Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po ay mahilig mag-travel at halimbawa pupunta kayo, halimbawa punta sa malayong beach, ngayon po ay magtatawid dagat pa po kayo niyan. Ngayon, sa pupuntahan natin, hindi natin gamay kasi ngayon lang tayo makakapunta po dyan. At hindi natin alam kung sino po ang mga naandyan. Siyempre, para kailangan lagi tayong ligtas, mainam po na sa, yung aking babanggitin sa inyo ay inyo pong dadalhin. At ito po ay mag-iiwan din kayo para po kumbaga kung ano man ang maaaring kumapit sa inyo sa papauwi ninyo at para hindi kayo alatin ay mainam na ito po ay inyong bibitawan kung saan kayo naroroon at lalo-lalo na kung uuwi na kayo. Napaka-importante po ng ganyan. Kagaya nga po ng isang sikat na sikat at napakagandang actress na si Julie Vega, na kung natatandaan niyo po ito, dahil sila po daw ay nag-shooting noon, natatandaan ko kung kailan pa, binidyo ko rin ito, ay parang Helen Belle pa po yun, yung Loving Lures, yun po, nag-shooting sila doon na sinasapian doon si Julie Vega. Pero ang sabi dito, sa parting Bulacan ito na meron daw doong lugar na talagang maraming mga bad spirit. Yan, kumbaga kung ikaw ay walang paniniwala sa ganyan or kaya wala ka man lang kadaladalang proteksyon, maaaring ito ay kumapit sa katawan mo at kumbaga ito rin ang maging dahilan kung bakit ikaw ay magkakaroon ng karamdaman. Para po hindi ito mangyari sa atin, minumungkahi ko na kayo po ay magdadala ng ating babanggitin. Ano po yan? Kagaya na sabi ko nga sa inyo yung asin. Yan po ay napakabisa dahil lamang po dyan. Pero dagdagan po natin ng ibang ingredients. Kasi itong ingredients na ating idadaglag ay isa rin sa mga pinakamakapangyarihan na panghalo sa sangkap para mataboy ang mga negatibo. Sinasabi nila na ang aroma ng ating idadagdag ay talaga namang nagtataboy ng mga negatibo, kagaya ng rosemary. Yan. Kasi kung kayo po ay merong rosemary, amuyin nyo po ang rosemary. Adingat, napakabango po niyan. Iba po yung aroma niyan. At yung aroma po ng rosemary niyan, ay kumbaga malayo pa lang daw kayo, maaamuy na kayo ng mga masamang espiritu, yan po ay maghahawian sa inyong dadaanan. Kaya mainam na meron po kayong ganyan kasi hindi natin saklaw, lalo-lalo na. Halimbawa, pupunta tayo sa bundok, lalo na kung mga bubundukin ang ating pupuntahan or kayo ay nag-hiking or pupunta kayo magbi-beach at kayo ay uupo doon sa mga bato-bato doon. Hindi natin alam, baka po mayroong mga masamang espiritu na naninirahan sa batong 'yon. Ngayon, tapos lalo na rin kung kayo ay mag-hiking kasi yung mga ganyan lalo-lalo na mga matatandang puno, yan po ay tinitirhan na. Tapos kayo ay wiwiwi pa at hindi kayo magtatabi-tabi po. Ay talaga namang kakapitan kayo ng mga masamang espiritu. Pero kung kayo po ay may dala niyan sa inyong bulsa, mainam, bukod na dala nyo sa inyong bulsa, meron pa kayong isang plastic or kaya isang plastic ng yelo, mga kalhati puno na pinaghalong asin at rosemary. Yan po ay napakabisa, lalo na kung halimbawa aalis na kayo, nasakay na kayo ng barko or kaya ng maliit na barko at or kaya po kayo po ay magbabiyahe na, sasakay na kayo ng sasakyan, maglaglag po kayo doon para po hindi na kumapit sa inyo, hindi na po sumunod sa inyong tahanan. Baka po kasi meron kayong nadaanan ng mga bad spirit or malas, eh hindi na po sa inyo, hindi nyo na madala papuntang Maynila para hindi kayo aalatin kung kayo man ay magbabiyahe. Meron akong kakilalang ganyan. Sila po ay, kumbaga, kumabit sa kanila yung kamalasan kung saan sila nagpunta. Sila po ay na-aksidente. Ayan. At hindi ko nababanggitin yung pinaka-ano, ay nabalita pa po ito sa TV. Kaya kung ako po sa inyo ay mainam, tayo po ay para ligtas, ay mainam na meron po tayong laging dala-dala na asin at ganun din po ang rosemary, lalo-lalo na kung tayo ay magta-travel sa malayo.
At kung sa ibang bansa naman, ay bahala na kayong gumawa ng paraan. Yan na may alam naman nila kung yan eh shabu or ano man, baka kasi may mga ilang bossing ako na sasabihin nila nakakatakot at mapagkamalang droga yan. Nako, eh alam naman nila yan kung yan eh ano tiyan po eh kumbagay tutunog po yan. Tutunog at tutunog yan kung yan eh bawal na gamot. Pero syempre hindi naman idiot ang mga yan at alam nila ang mga itsurahan ng mga ganyan. Ibang asin at iba rin yun. Eh hindi, safe na safe po kayo dyan para po hindi kayo malasin din kung saan kayo pupunta. Halimbawa kayo ay maaksidente or kung ano man ang mga pangit na maaaring mangyari sa inyo, malayo po kayo sa mga kapahamakan kapag kayo po ay merong ganyan. At kagaya nga din po na lagi-lagi ko kinukwento, may bossing ako manonood na ganun nga, nakaligtas sila sa, maaaring sila po ay muti ka ng maaksidente dahil para daw bigla siyang napabilis at ang pagbilis niyang ito ay nagulat siya, may banggaan na sa likod. Kaya naisip po niya, kung hindi po siya, kumbaga, kung wala siyang pampaswerte or wala siyang mga pataboy ng mga negatibo, kagaya ng asin at ganun din po o rosemary, ay maaaring siya po yung naaksidente. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mas mainam na kayo po ay mayroong mga protection na ganyan para po malayo kayo sa anumang kapamakan. At yan po ay napaka-epektibo at ang dami ko na pong nabigyan ng ganyang payo at okay naman. Kumbaga, yung iba pa nga po, may mga karga na dahil lang po sa pamamagitan rosemary at asin, ay naaalis po ito sa pamamagitan lamang po niyan. Yan po kasi takot dyan ng mga bad spirit. Kaya mas mainam na meron po tayong ganyan. At kung ano po ang ating kahilingan, yan po ay matutupad. Gaya po ng halimbawa, ako, gusto ko po mangyari ay lumaki ang sales ko. Ngayon, lagi po ako nagdadala po ng asin, tapos po nilalo ako po ito ng rosemary, at lagi ko pong hinihiling bago po ako pumunta po doon, ay nakakapit ako, nakapamulsa po ako, at hinihiling ko dito na pagkalooban ako ng maraming benta, lalo na kung ako'y papunta na doon. Ayan, at yun nga po ay nagaganap. Kaya ako po sa inyo, kung gusto niyo po kayo ay swertein sa inyong buhay, ay mainam na meron po kayo mga ganito, protection, para kahit saan kayo magpunta, ay kayo po isuswertehin at malabo po kayong alatin. Dahil yan pong asin at rosemary ay magandang kombinasyon din po yan. Para din po yung asin at saka down ng laurel, ganun din po yan. Pero yung kanilang, halimbawa, pagbibigyan ng grade, down ng laurel at asin at ano, ay parehas po. Parehas swerte dahil parehas na naganap doon sa aking kakilala na sila po ay sinuwerte. At nalayo din po sila sa kapahamakan. Meron po akong kakilala, may nag-hiking po sila. Ngayon, kaya sabi ko nga po sa inyo, ay kung kayo pupunta sa mga bubundukin na yan, kailangan meron kayong protection dahil yung isa niyang kakilala ay hindi naniniwala sa protection. Inaabutan niya ito ng konting asin na merong rosemary. Hindi daw siya naniniwala sa ganon. Yung po ay na-slide at yun po ay umuwi sa Maynila na nakatungkod dahil nga po na-slide siya, pero siya lang po ang numero uno na nagkaroon ng problemang ganon, mantalang yung mga iba na nabigyan niya ng tingkakaunting asin, kahit konti lamang po, tingkakaunting asin ay okay na okay, kumbaga na-enjoy, mantalang siya ay unang sabakan pa lamang, yun nga po, na-slide, at kumbaga hindi niya na-enjoy ang kanilang pag-hiking. Kaya kung ako po sa inyo, mainam na lagi po kayo magdadala ng rosemary na hinaluan po ng asin. At ganun din po, halimbawa, kagaya may bossing ako manonood, pero pwedeng asin lamang. Kagaya na tinuro ko po sa inyo na mag-e-exam, meron po akong bossing na naka-perfect daw ang kanya anak sa exam. At meron din, ganun din po yung sa anak ko naman, kami po nagdala ng asin at ng rosemary, yun po ang dala ko sa aking bulsa at saktong-sakto nagyakag ang aking anak na pumunta kami sa Tom's World. Ngayon po, di naglaro nga po kami. At pagkatapos po niyan ay isang ganunan lamang play ng aking bunso. Nakawa 500 ticket po kami. Talaga sulod-sulod the roll yung ganyan. Tuwan-tuwa kami noon. Konti pa lamang aming nagagastos ay dami na naming nahakot ng mga prices. Kumbaga yung mga ganyan din ay suswertein ka din at ganun din po sa sugal. Halimbawa, magsusugal ka, maglagay ka ng rosemary na may asin sa inyo pong bulsa, ay yan po ay magdadala sa inyo ng swerte. I-wish nyo na kayo po ay tumama. I-try nyo po yan. Dahil marami na akong bossing na manonood na
nakapagpatunay na sila po ay sinuwerte sa pamamagitan po niyan. Kaya hangad ko na kayo din po ay swertein at maging ligtas kahit saan kayo magpunta. Kung kayo po ay hindi pa nakakagawa ng ganyan, itry nyo po ito dahil ito po ay marami na nagpatunay na sila po ay naligtas at sinuwerte sa pamamagitan po ng rosemary at ganun din po ang asin. Kung ako po sa inyo ay gawin nyo po ito, pero kung hindi po kayo naniniwala, huwag nyo pong gagawin kahit anong uri ng ritual dahil ibig sabihin po niyan ay kumbaga hindi rin po tatalab sa inyo kung kahit nga po konting doubt at meron po kayong doubt at kayo po hindi naniniwala sa ganito, huwag niyo po siyang gagawin dahil magsasayang lang kayo ng effort. At kung halimbawa wala kayong rosemary, bibili pa kayo o kaya po matesting nga yung mga ganun, pero hindi lubos ang inyong paniniwala, huwag niyo po siyang gagawin. Mas mainam po sa iyong gumagawa ng lahat ng ritual ay may paniniwala. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing ko!